I will come and bow down. Sa imo ko din. Hallelujah. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. There is nothing, there is no one to compare with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence, there is fullness of joy. There is fullness of joy. There is nothing, there is no one. There is nothing, there is no one to compare with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. You, Lord. Minsan pa po, I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. There is nothing, there is no one. There is nothing, there is no one to compare with you. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping you, Lord. Hallelujah. Aming Diyos na dakila at walang katulad. Praise you. Hallelujah. Salamatan natin ang Panginoon. Purihin natin. Glory to you, Lord. Aming Diyos na dakila at walang katulad. Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago. Isang kaibigan, kaagapay at matatakbuhan. Diyos na laging nakalaan. Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa. Sa bawat araw, ang aming ninanasa. Sa aming buhay, bibigyang kaluguran. Mararangal
kila ninyong dakila pangalan, isang pa aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, kaagapay at matatakbuhan. Yes, Lord. Diyos na laging nakalaan. Kayo, O Diyos. Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa. Sa bawat araw, ang aming ninanasa. Sa aming buhay, bibigyang kaluguran. Pararangalan ninyong dakilang pangalan. Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Praise your Holy Spirit. Napakabuti ng Diyos na sa akin ay umibig. Katapatan niya sa buhay ko'y tiyak. Wala na akong ibang paglilingkuran. Buhay ko sa Diyos nakalaan. Napakabuti, napakabuti ng Diyos na sa akin ay umibig. Katapatan niya sa buhay ko'y tiyak. Wala na akong ibang paglilingkuran. Yes, Lord. Buhay ko sa Diyos nakalaan. Taas natin, napakabuti. Napakabuti ng Diyos na sa akin ay umibig. Katapatan niya sa buhay ko'y tiyak. Wala na akong ibang paglilingkuran. Buhay ko sa Diyos nakalaan. For the last time, taas pa natin isa pa. Napakabuti ng Diyos na sa akin ay umibig. Katapatan niya sa buhay ko'y tiyak. Wala na akong ibang paglilingkuran. O buhay ko, hallelujah, sa Diyos. Buhay ko'y sa Diyos. Buhay ko sa Diyos. Buhay ko sa Diyos nakalaan. Hallelujah. Thank you, Lord. We give you glory, O Lord. Praise you, Lord. Panginoon, purihin ang inyong banal na pangalan. Ama naming Diyos, ang inyong biyaya at pag-ibig ay sumasagana sa amin sa bawat araw. Ang banal na Espiritu hindi umaalis sa amin. Salamat sa inyo, O Diyos. Sa kabila ng lahat ng mga pangyayari sa bawat araw, kayo ay nananatiling tapat. Hindi nyo kami iniiwanan, hindi nyo kami itinatakwil.
Salamat po, Panginoon. Purihin kayo, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Mapagpalain niyo nga po ang bawat isa sa umagang ito. Hayaan niyo ang aming spirito ay patuloy na lumago sa pagkakilala sa inyo. Madagdagan ang aming pusong nagpupuri. Madagdagan kami ng pasasalamat sa inyo, O Diyos. At palagi namin makita sa bawat araw mga kabutihan, kagandahang loob ninyo sa amin, O Diyos. Purihin ang inyong banal na pangalan. At tungkol naman sa aming pag-aaral, tulungan niyo po kami na may apply ang lahat ng bagay na aming natututunan. Walang magaling kayo lang, Panginoon. Hinihiling namin na gabayan niyo po kami sa pag-aaral at sa aming pamumuhay. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tuloy natin yung ating pag-aaral. Ang pinag-aaralan natin ay sa Filipos chapter 4, verse 8 hanggang 9. Basahin muna natin, i-review natin ang sandali bago natin pagpatuloy yung naputol na discussion natin. Ganda umaga po. Medyo malamig na ng konti, pero syempre hindi kasing lamig sa Korea, hindi kasing lamig sa Japan. Hindi ko alam kung sa Singapore ay malamig. Meron tayong kapatid na nakikisama sa atin sa devotion mula sa Singapore. May nakarating na ba sa Singapore sa inyo? Malamig ba ron? Sige, basahin natin. Filipos chapter 4, verse 8 to 9. Tayong lahat. Bukod diyan, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Ipamuhay niyo ang lahat ng natutunan niyo at tinanggap mula sa akin sa salita at sa gawa at sasa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Sabi ko sa inyo last time, bahagi pa rin ito nung nakalagay sa verse 5. Ano yung nakalagay sa verse 5? Ipakita nyo sa lahat ang kagandahang loob nyo malapit nang dumating ang Panginoon. Kamalapit nang dumating ang Panginoon, palagi, lalo tayong nagliliwanag. Ang totoo, ang mga anak ng Diyos na kasama sa pagbabalik ng Panginoon, lalo silang nagiging dalisay sa paglapit ng pagdating ng Panginoon. Dahil paghahanda yon, pagka dumating ang Panginoon, ikakasal tayo sa Kanya. Pangalawa, para mas maraming mga tao ang maliwanagan at maakay natin papunta sa Panginoon at makasama sila sa Kanyang pagbalik. At kahapon ay natigil tayo doon sa 2 Corinthians chapter 8, verse 21. Kalawang Korinto, chapter 8, verse 21. Yung kasabihan, alam natin yung kasabihan, you cannot please everyone. Hindi mo mapapasaya lahat ng tao. May gagawin kang tama, meron hindi makakaunawa sa'yo. May gagawin kang isang ganito, meron namang magtatampo. Oo nga, you cannot please everyone, pero tingnan nyo yung nakalagay sa 8:21. Basahin natin, ikalawang Korinto, chapter 8, verse 21. Tayong lahat, sapagkat sinisikap naming gawin ang tama, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi maging sa paningin ng tao. At sinabi ko sa inyo, kung yung gagawin mo ay makakapag-imbita ng pamumula, makakapag-imbita ng pag-iisip na baka ma-misunderstand ka pa, umiwas ka na lang. Kumilos ka sa paraan na magiging pagpapala sa mga tao. Siyempre, ang Diyos lang ang nakakakita ng puso't isipan, kaya nga, yung paraan ng pagkilos natin ay paraan na hindi yung pwede kang mapulaan o kaya ay pwedeng ma-misunderstand yung gagawin mo. Pwede kayong, halimbawa, sa kalipunan, sa grupo, tapos ikaw ay ikaw lang ang nag-iisang malungkot na nakaganon. Isipin mo, bahala kayo, basta ako, nagpe-pray ako.
Yeah, tapos pag pinapansin ka, hindi ka pumapansin, ganyan ka lang. Eh, panahon ng katuwaan at ano, bahala kayo dyan. Basta ako, sa Panginoon ako nakatuto. Pwedeng sa isip mo ay tama yung iyong ginagawa, pero kung nakakapuna sa iba at hindi nakakatulong, matuto tayong mag-adjust. Ngayon, pumunta tayo sa 2 Peter chapter 1, ikalawang Pedro, tuloy na natin ating pag-aaral. Ikalawang Pedro chapter 1 verse 3 to 7. Ikalawang Pedro chapter 1 verse 3 to 7. Sabihin natin, ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may takot sa Kanya. Ito'y sa pamamagitan ng pagkakakilala natin sa Kanya na tumawag sa atin. Tinawag niya tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan niya at kabutihan. So, ano sabi? Sandali lang. Sabi rito sa verse 3, ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para makapamuhay na may takot sa Kanya. Hindi na pwedeng ikatwira ng isang mananampalataya na, ay hindi, mahina lang ako, hindi ko kayang gawin yan. Kasi, dahil ang banal na Espiritu ay nasa sa atin, binibigyan niya tayo ng kapangyarihan na makapamuhay ayon sa Kanyang kalooban. It is not, pagka lagi ka nakatingin sa sarili mo, hindi ko kaya ito eh, hindi ko kaya ito. Siyempre, ang susundin na ng kaisipan mo, yung hindi mo na kaya. Pwede ka nang magdahilan, pero kung gusto mong magawa ang kalooban ng Diyos, binigay niya sa iyo yung kanyang espiritu at yung kapangyarihan niya ay nasa sa iyo, lahat ng kailangan para makapamuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos, ibinigay na sa iyo. Dati, you only have the ability to sin. Dati, may kakayanan ka lang magkasala, hindi mo kayang makapamuhay na matuwid. Pero simula nung pumasok sa iyo ang banal na espiritu, now you have the ability to be righteous. May kakayanan ka na na makapamuhay ng matuwid. Bakit? Inilagay ng Panginoon sa iyo ang kanyang kapangyarihan, nasa iyo ang kanyang banal na espiritu. We need to recognize that kasi nakakahiya sa Panginoon, inilagay niya sa iyo yung kakailangan mo para makapamuhay ka ayon sa kalooban niya, tapos mangangatwirang ka na hindi mo kaya kasi tao ka lang. Parang nagugutom ka, tapos binigyan ka ng pagkain ng magulang mo, o yan, pagkain, sige, kainin mo yan. Ayoko, nagugutom ako eh. O sige na, kainin mo to para mabusog ka. Eh, nagugutom nga ako eh. Ano tawag doon sa ganong tao? Either baliwala sa iyo yung ginawa ng magulang mo o nagbubulag-bulagan ka na parang wala kang magagawa. Yung mga taong ganon, hindi lalago kailanman. Yung palaging ang sinasabi ay hindi kaya. Binigay sa atin ng Diyos ang lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may takot sa Kanya. Ito'y sa pamamagitan ng pagkakakilala natin sa Kanya na tumawag sa atin. The more you know the Lord, the more you become like Him. Pagka lumalalim yung pagkakakilala mo, hindi sinasabi rito dumadami yung verse na sa ulo, ha? Kundi yung lumalalim yung pagkakilala mo, sino ang Panginoon? Ano siya sa buhay mo? Kung tatanungin kayo ngayon, ano ang Panginoon sa buhay niyo? Ano siya sa inyo? Hindi ko sinasabi ko sino siya, ano siya sa iyo? Halimbawa, tanungin mo yung katabi mo, ano ba ako sa iyo? Ngayon, pag dumating kayo sa sitwasyon na mahirap, saka niyo tanungin, ano ba ang Diyos sa akin? Kasi most of the time, yung mga tao na nangihina ay doon sa panahon na dapat niya ngang sabihin na ang Panginoon ay nasa sa kanya, isinasantabi ang Panginoon at pinopokus lang yung sa sarili. Hindi ko kaya eh. Mahina ako eh. Hindi ko kayang gawin yan eh. Pero kung sino ba ang Diyos sa iyo?
May dating ba siya sa iyo? No, may, does He affect you? Does the Lord influence you? Yung kapangyarihan ba ng Diyos ay nakaka-influensya sa iyo? O palaging, wala, hindi ko kaya yan, hindi ko magagawa yan, no? No, does he, may, it is in us. Naintindihan niyo po ba? Nasa sa atin, ibinigay, basahin nga uli natin, verse 3, ikalawang Pedro po, chapter 1, verse 3, ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may takot sa Kanya. Ito'y sa pamamagitan ng pagkakakilala natin sa Kanya na tumawag sa atin. Tinawag niya tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan niya at kabutihan. Yung pagkatawag sa iyo ng Diyos, hindi basta-basta. Hindi ka tinawag lang ng isang touch. Huy, halika, sama ka. Hindi, yung kapangyarihan at kabutihan ng Diyos ang tumawag sa iyo. Babalik tayo dyan, ha? Pumunta nga kayo sa ano, sa aklat ng Roma, chapter 2. Babalik tayo dun sa ikalawang, ano, ha? Meron lang akong naalala rito. Verse 3 at 4. Tignan nyo ito. Verse 3 at 4. Pero sino ka para humatol sa iba kung ikaw mismo ay gumagawa rin ng mga iyon? Akala mo ba'y makakaligtas ka sa hatol ng Diyos dahil alam mong siya'y mabuti, matiyaga at mapagtimpi? Dapat mong malaman, laksan nyo, na ang Diyos ay mabuti sa iyo dahil binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisisi sa mga kasalanan mo. Ang Diyos ang nagbibigay ng pagkakataon sa atin na makapagsisi. Sabi sa malalim na sarili, ang kagandahang loob niya ang umaakay sa atin sa pagsisisi. Tinawag tayo ng Panginoon dahil sa kanyang kagandahang loob. Hindi basta-basta ang pagkatawag ito. Verse 4, balik tayo. Ikalawang Pedro chapter 1 verse 4. At sa pamamagitan din ito, ipinagkaloob niya sa atin ang mahahalaga at dakila niyang mga pangako. Ginawa niya ito para makabahagi tayo sa kabanalan ng Diyos at matakasan ang mapanirang pagnanasa na umiiral sa mundong ito. Pwede natin masabi minsan, ang sarap ng layaw sa mundo, ang sarap ng ganito, pero it destroys your body. Nakakawasak ng katawan yung mga layaw sa mundong ito, yung kasalanan, yung kasamaan. Maganda lang yan sa umpisa, pero you will not find fulfillment. Bandang huli, feeling mo malungkot ka uli. Pero simula nung nakilala mo ang Panginoon, siya lang yung kagalakan na hindi matatapos. Siya lang yung kasiyahan na walang hangover. Siya lang yung kaaliwa na hindi nawawala. Palaging naririyan ng Panginoon. At ano sabi niyan? Ginawa niya ito para makabahagi tayo sa kabanalan ng Diyos. Yung kapangyarihan ng Diyos ay ibinigay niya sa atin para we can share in His holiness. Noon, napakatindi noon, mga kapatid, yung kabanalan ng Diyos, kung gaano katuwid, katotoo ng Panginoon. Gusto ko, anak, maging ganyan ka rin. Ibinahagi niya yung gusto ko maging pareho kita. Hindi ko nga kaya, huwag ka mag-alala, yung kapangyarihan ko, ibibigay ko sa iyo. Nakakita na kayo ng ano, yung nakita ko minsan dyan, ginagawa ng iba, di, ba yung cellphone, may charge siya, no? Tapos, sasaksakan mo yung set, tapos isasaksak mo doon sa ibang cellphone. Sinasalinan mo ng baterya. Naranasan niyo na yun? Sino sa ko ba nakita yun? Kayo? Kay Wewe? Na pwede mong gawin yun na kinakargahan mo ng baterya yung iba mula dun sa charge mo. Oh, alam niyo naman yun, di ba? May misin nga, power bank nga eh. Yun naman, yung cellphone mo ang kumikilos na parang power bank na sinasaksakan. Dati nga, iniisip ko eh. Kailan kaya darating, di ba sa Pilipinas meron yung pasa load? No? Kailan kaya darating yung merong pasa charge? Pasahan mo naman ako isang bar dyan. O eto na, tapos darating sa iyo yung kuryente. O darating sa cellphone mo, malalagyan ng charge. Pero ganun yung ginawa ng Panginoon. Para makatakas tayo, mga kapatid, magiging pasama ng pasama ang mundo. Para makatakas ka sa mundong ito.
no, sa mapanirang pagnanasa nito, kailangan mo i-charge ka ng Panginoon. Kargahan ka ng kanyang kapangyarihan para makaka yung kahinaan ng iba na hindi sila makalaban sa mundo, ikaw makakayanan mo. Bakit? May ibang kapangyarihan na kumikilos sa iyo. Verse 5. So, sa verse 3 at 4, sabi diyan, ang Panginoon may ginawa na, ha? Binigay niya sa atin yung lahat ng kailangan para makapamuhay ng matuwid, para tayo ay maging banal sa Kanya. Pagdating sa verse 5, ito naman ang part natin. Basahin natin. Dahil dito, pagsikapan ninyong maidagdag sa pananampalatayan nyo ang kabutihang asad. Basta nananampalataya ako sa Panginoon, hindi ko na kailangang ano yun, pag magandang looban yung mga yan, mahalaga, niniwala sa Diyos. Hindi, idagdag mo raw sa pananampalataya mo yung kabutihang asal. Sa kabutihang asal ang kaalaman, hindi pwedeng mabait ka lang. Magkaroon ka rin ng kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Ah, basta mabait ako. You get to know the Lord. Isang paraan para makilala ang Panginoon ay sa kanyang mga salita. Ano susunod? Sa kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Magkaroon ka rin ng kontrol sa sarili mo. Huwag palaging, bumagsak na naman ako, pastor. You fight the good fight of faith. At minsan, yung pakikipaglaban natin ay sa sarili natin. No, yung gusto mo nang, hallelujah. Gusto mo nang lumaban, gusto mo nang, ano. Hindi, magkaroon ka rin ng pagpipigil sa sarili. Hindi ko nga po kaya. Op, tandaan mo yung verse 3 at 4. Ano sabi sa verse 3 and 4? Kaya mo. Nasa sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Ano sunod? Sa pagpipigil sa sarili, ang pagtitiis. Pigil na ako kaya ang tagal. Hindi na babago yan. Magtiis ka. Tiisin mo yung sitwasyon. Tiisin mo yung kapatiran. Gano'ng katagal ko titiis yan? Kung gaano ka katagal tiniis ng Panginoon. Amen? Amen? Laging ang Panginoon ang basihan natin. Kung gaano ka katagal tiniis ng Panginoon, ganun ka rin magtitiis sa iba. Kung gaano katagal kang inunawa ng Panginoon, ganun ka rin uunawa sa iba. Eh hanggang ngayon, inuunawa ka ng Panginoon. Eh di hanggang ngayon, uunawain mo rin yung iba. Amen? We are not saved into a perfect congregation. Hindi tayo perfecto. Ang goal natin ay to come into perfection through our Lord. Pero wala pang makakapagsabi na perfect tayo, na lahat ng tao ay walang masasabi sa atin. Pagdating dun sa langit, naku, napakasarap nun. Alam niyo kung bakit? Yung langit ay isang lugar na wala kang makikitang kasiraan kahit kanino, sa kahit anong sitwasyon. Yun yung tinatawag na talagang may word na ganyan sa English, utopia, yung parang it's an unimaginable place na wala kang mapapansin na kahit anong mali. Isa lang ang kasiraan na nando doon, natatandaan nyo? Yung kamay ng Panginoon na may butas. Yung paa ng Panginoon. Pero bukod ron, wala ka nang mapupuna sa iba. Hindi mo na pwedeng sabihin, nasa langit na tayo, kalbo ka pa rin. Ay, ba't ang itim mo? Ay, may nunal. Wala yung anumang kapunahan sa langit. Pero habang naririto sa lupa, magtiis tayo sa isa't isa. Ano yung kasunod yan? Sa pagtitiis, ang kabanalan. Ano ibig sabihin naman ng kabanalan? It's about the inside. Kung ano yung nasa sa loob mo. Righteousness, yung pamumuhay ng matuwid, panlabas yan. Pero yung kabanalan, ano yung nasa loob mo habang gumagawa ka ng mga bagay? Pwedeng baka nag-o-offering ka nga, pero ang kalooban mo, pwede kang nakikisama sa kanya, pero, yung kabanalan speaks of your inside, your soul, na yung iniisip mo ay tama. So, hindi sapat na tinitiis mo siya, kailangan mong ginagawa yun na may kabanalan, malinis yung kalooban, malinis yung kaisipan mo. Pastor, ang dami naman yan. Ano sabi sa verse 3 and 4? Nasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Palagi mong sasabihin, kakayanin ko to, I can do all things through Christ. Sunod, sa kabanalan, ang pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo.
ba, may mas higher level yan. Pag-ibig kay, sa kapatid kay Kristo. Kasi pag mahal mo ang isang tao, kahit ano nagawa sa'yo, napapatawad mo. Sunod. At sa pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo, ang pag-ibig sa lahat. Tinodo na. Kahit na yung mga umaaway sa'yo. Eh, Pastor, hindi naman yung iba umaaway sa akin, yung kapatid kay Kristo eh. O, di yun ang mahalin mo. Pero ito, pagmamahal na sa lahat, hindi na lang ito sa pag-uugali, kundi dahil mahal mo sila, nais mo silang dalhin sa Panginoon, nais mo silang bahaginan ng salita ng Diyos. Verse 8, sapagkat kung ang mga katangiang ito ay nasa inyo at lumalago, nagiging makabuluhan at kapakipakinabang ang pagkakakilala nyo sa ating Panginoong Hesukristo. No, kung ang mga katangian raw na ito ay nasa inyo at lumalago, nag-i-increase, diyan pwede nyong masukat ang sarili ninyo. Kasi kayo ang nakakaalam kung kumusta ka na ngayon. Pwede mong malaman kung lumalago ka sa pagkakakilala sa Panginoon dahil yung mga katangian na ito lumalago sa iyo. Ngayon, kung naisip mo, Pastor, parang hindi yata lumalago sa akin yan. Then, step up. Then, kumilos ka. Pag dumarating ka dun sa sitwasyon na parang sinasabi mo, hindi ko kaya yan, then start to declare, kaya ko yan. Nasa akin ang kapangyarihan ng Panginoon. Then, do it. You step 1, 2, 3. Continue moving forward. Huwag mo sasabihin, hindi ko kaya yan, tapos aatras ka, babalik ka na lang. No, you keep moving forward. Ano yung sabi ni Pablo sa Filipos 3? Filipos chapter 3, ano yung sinabi niya? Verse 13. 12 to 13. Filipos 3, 12 to 13. Hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat o kaya'y naging ganap na ako. Sa halip, patuloy akong nagsusumikap para makamtan iyon dahil ito ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. 13. Mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay, ngunit itong ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Stop declaring your past. Ganito ako dati, ganito ako dati. Tigil mo na yan. Okay, nasa ganito ako sitwasyon ngayon. Sa difficult situation, kapangyarihan ng Diyos ay nasa akin. Mahahakbangan ko po ito in Jesus' name. Doing starts with believing. No, paano mo magagawa yan kung hindi mo paniwalaan? Now, paano mo paniniwalaan kung hindi mo sinasabi? You declare it and you believe it. You declare and believe, declare and believe, declare and believe, declare and believe, and then you do. Pero kung sa declaration pa lang, kumukontra ka na, hindi ko kaya, hindi ko kaya, hindi ko kaya eh. Eh, paano ka kikilos? Eh, sinasabi mo nga, hindi mo kaya. Pero kung ang sasabihin mo, kaya ko ito, I can do all things to Christ, nasa akin ang kapangyarihan ng Diyos, magagawa ko ito in the name of Jesus, o di yun, magagawa mo nga. Mga bagay para magtagumpay tayo, mga kapatid, hindi misteryo. It is very simple. You apply the Word of God in your life. Amen? Magtapos tayo sa 1 Thessalonica chapter 5. Verse 21 to 22. Unang Thessalonica chapter 5. Verse 21 to 22. Oh. Umpisa natin sa verse 19 to 22. O, ituloy na rin natin hanggang sa mga sumusunod. Hanggang 24. Unang Thessalonica chapter 5, verse 19. O, pwede na rin natin ituloy. Verse 16 na lang natin umpisa. O, sige. Unang Thessalonica chapter 5, verse 16. Basahin natin. Ready? Go. Lagi kayong magalak, laging manalangin, at magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari,
dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga nakay Kristo Jesus. Pastor, paano ko lalago? Paano ang daan? Lagi kang magalak. Eh, ang lungkot nga ng sitwasyon, magalak ka kahit malungkot. Lagi ka manalangin. Lagi ka pa rin magpasalamat. Eh, ang sakit nga na nararanasan ko. Magpasalamat ka pa rin. Nakikita ng Diyos yan. Verse 19, huwag ninyong hadlangan ang ginagawa ng banal na Espiritu. Nasaan ang banal na Espiritu? Nasa loob mo. Kaya huwag mo siyang hahadlangan. Huwag mo sasabihin na hindi kaya. Ang sabihin mo, sige po, Holy Spirit, tulungan ninyo ako. Pag-partneran natin ito, Panginoon. Napakahirap nito, ang bigat nitong sitwasyon ko. Pero Holy Spirit, kumilos kayo sa buhay ko. Amen? Huwag mong hahadlangan. Quench not the Spirit. Kasi ang Holy Spirit ay nasa sa iyo, pero hindi kanya po puwersahin na gawin yung kalooban ng Diyos. Aakayin kanya. Eh pag inaakay ka, tapos ikaw naman eh, pumipihit pabalik. Huwag mong hadlangan. Verse 20, at huwag ninyong hamakin ang mga pahayag ng Diyos. Tayo'y mga anak ng Diyos. Pagka sinabi sa salita ng Diyos na kaya mo, paniwalaan mo naman. Huwag mong hahamakin yung pahayag ng Diyos. Huwag mong lalabanan, huwag mong kokontrahin. Ang Diyos na yan, ang Diyos na ang kinakalaban mo. No, huwag mong pipigilan yung gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Magalak. Amen, Jen. Ang Panginoon ang kasama natin. Tuloy. Verse 21, sa halip, suriin ninyong mabuti ang lahat para malaman kung galing ito sa Diyos o hindi. Panghawakan nyo ang mabuti. Sa halip raw, mag-isip ka rin naman. Tignan mo kung ano yung sinasabi mo, sa Diyos ba to o hindi. Yung nasa, dumarating sa kaisipan mo, sa Diyos ba yan o hindi, suriin mo muna. Huwag mong papayagan na lahat ng sasagi sa kaisipan mo ay stop, diyan ka na lang sa isip ko. Mga maling kaisipan, ang mga pamamaraan ng mundo, pwede yung dumapo-dapo, pero bugawin mo naman. Huwag mong hayaang mamugad sa iyong kaisipan. Suriin mo. Ano sabi rin? Sa halip, suriin ninyong mabuti ang lahat para malaman kung galing ito sa Diyos o hindi. Panghawakan nyo ang mabuti at iwasan ang lahat ng uri ng kasamaan. 23, pakabanalinawa kayong lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. O, partner natin ang Panginoon sa pamumuhay na ito. Hindi tayo iniwanan ng Diyos. O, yan ang lahat ng reglamento. Pag hindi mo nagawa yan, lagot ka sa akin. Hindi, partner natin ang Diyos. Binigay niya yung kapangyarihan niya sa atin para tayo ay magtagumpay. Inutusan tayo ng Panginoon na magtagumpay at binigay niya yung lahat ng pangangailangan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buunin yung pagkatao, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. 24, lakasan nyo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo at gagawin niya itong mga sinasabi namin. Tapat ang Diyos. Katapos-tapusan, hindi natin kayang pananahanan ang sarili natin. Sa Panginoon talaga tayo nakahawak. At ang pag-asa natin, Lord, sa biyaya nyo, makakalampas ako. Sa biyaya nyo, hanggang sa inyong pagbabalik, O Diyos. Amen? Batiin natin yung ating mga kasama natin, Pastora Ina, Jen, Maybel. Sino yung Maybel Librea? Maybel, si Maybel. Brother Kurt, with her, Erson, Sister Leslie, Janine, si Kat. Kat, kumusta na kayo dyan? Brother Kenneth, Sister Mary Jane, Sister Gina, God bless po, Brother Pastor Arthur, Kathleen, Brother Melchizedek, Pastor Anthony, Vel, Pastor Gani. Gani, namimiss na kita. Brother Rod, Ramir. Tuloy lang sa Panginoon, Ramir. Rachel, namimiss ka na namin. Si Shinmi yon. At yung iba pa po na manonood nito mamaya pa na hindi ko nabanggit ang mga pangalan nyo. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. Tayo manalangin. Pasalamatan natin ang Panginoon. Manaming Diyos, salamat po sa inyo. Sa inyong mga pagtuturo sa amin. Lord, kayo ang aming pag-asa. Nagpapasalamat kami sa inyo na nung bago pa kaming natuto, itinalagan nyo na kami na maging banal at matuwid sa inyong harapan. Sa pamamagitan ng inyong dugo at kamatayan sa krus, inari nyo kaming ganap
at tinignan niyo kami ng may kagandahang loob at kabutihan. Pagkatapos ay pinasagana niyo ang biyaya niyo sa amin, nilagay niyo ang inyong espiritu sa amin upang makapamuhay naman kami according to our brand bilang mga anak ng Diyos. Salamat po sa inyo. Dalangin ko ang kaaliwan ninyo at ang pag-asa ay dumating sa bawat isa at panghawakan nila ito. Hindi sila nag-iisa sa mundong ito. Lagi kayong kasama. Kayo'y nasa sa amin. Ang kapangyarihan nyo ay kumikilos sa amin. Kaya tulungan nyo nga kami. Nahayaan namin ang banal na Espiritu to continue to move in our life in the name of Jesus. At Lord, salamat po sa pagkakataon na ibinibigay nyo sa akin na makapagbahagi ng inyong salita. Lord, kayo lang po ang nakakaalam ng lahat ng bagay at alam ko kung ano yung aking mga kakulangan, alam ko kung ano yung mga bagay na dapat pang idagdag sa akin. Ngunit salamat, O Diyos, na kami ay patuloy niyong ginagamit. Pasaganain niyo nga po ang inyong mga salita sa lahat ng mga Bible studies, sa King Hong, sa Pintong, sa Yageo, sa dorm nila Jen, Lord, sa HTC, sa Tainan, dun sa dorm ng Solar, Lord, sa Eton, nadalain namin sa Jashen, sa mga Bible study, O Lord, sa bahaging North, sa pangunguna ng mga kapatiran doon sa Chungli. Kayo po, Panginoon, na magpala sa lahat ng aming pinupuntahan. Hayaan niyong sumagana ang inyong salita at dinadalangin namin, samahan niyo nga po ng kapangyarihan ang pangangaral ng inyong mga anak at ang mga Bible studies na ito ay madagdagan pa, O Diyos. Nadalangin namin yung bagong contact namin sa liblib na lugar raw ng Chai. Lord, dinadalangin namin ang pagsama niyo at bigyan niyo kami ng gabay kung kailan namin pupuntahan ang lugar na iyon, O Diyos. Ang mga prayer request ng inyong mga anak ay dinadalangin namin sa inyo. Kayo po ang nakakaalam ng lahat. In the name of Jesus, we declare ang Espiritu niyo'y nasa sa amin. Ang kapangyarihan niyo ay kumikilos sa amin. We can do all things through Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. Palakpakan natin yung Panginoon. Nikki, God bless you. Ayan po sila. Hello. God bless. Punta na ba natin? Hindi pa. Sila, 17. Batiin niyo si Nikki, mga customer ni Nikki. Tapos? Papunta tayo sa info. Good morning. Tapos? Galing sila sa one tang ba yun?